Lesson number 5 is, wala kang ibang kakumpetensya kundi sarili mo. So, kasi, aminado ko na mahilig ako mag-compare ng sarili ko sa ibang tao. Sino bang hindi? Meron ba sa inyo magsasabi dyan na kahit kailan di mo kinumparang sarili mo sa ibang tao? Sinungaling ka kung sasabihin mo yun? Kasi lahat tayo, kinumpare natin at some point of our life, magkakaiba lang ng frequency, magkakaiba lang ng level, di ba? Merong madalas, merong minsan, merong katamtaman lang, di ba? Doon lang tayo nagkakaiba-iba, pero lahat tayo may ganun na sakit. So, yun yung lesson na isa sa mga paulit-ulit na natutunan ko na hindi ko pwedeng ikumpara yung sarili ko sa ibang tao. At ganun rin sa inyo, kasi usually, lalo na sa social media, di ba? Usually, nakikita mo yung mga success, kasi yun lang naman yung pinopost nila eh. Kaya nga, hindi ako mahilig mag-post ng mga achievements ko. Nagpo-post ako every now and then, pero ayoko talaga as much as possible. Mas marami yung pinopost ko ng mga kwento ng struggles, kung ano. Pero hindi ako humihingi ng simpatya kasi hindi ko naman kailangan ng simpatya. Hindi ako nagpapaawa. Ang point ko doon is pinapakita. Kasi alam nyo na eh. Alam nyo na successful ako. Alam nyo na may narating ako. Alam nyo yung achievements na meron ako. Kilala nyo ako. Pero hindi nyo alam kasi yung kwento behind. Kaya yun yung palagi kong pinopost. Yun yung hilig kong i-post para makita nyo na, ito palang si Coach Cal, ay ganito rin yung naranasan. Naghirap rin pala siya, nabaon rin pala siya sa utang, nagutom rin pala siya, ilang beses rin pala siyang nalagasan, na-scam din pala siya, naging unethical pala siya. So yun, para makarelate kayo, kasi halos lahat tayo, similar lang naman yung mga kwento natin, hindi sinuportahan ng pamilya, di ba, pinalayas, di ba? So, yun yung reason bakit ko sinishare yung backstory ko, hindi para humingi ng simpatya, hindi humingi ng awa, hindi ko kailangan ng awa. Ako mismo sa sarili ko, hindi naman ako naaawa sa sarili ko eh. Na-inspire ako doon, 'di ba? Para ipakita sa inyo na hindi ako paboritong anak ng Diyos, 'di ba? Hindi ako pinagpala, yung nagbuhos ang Diyos ng pagpapala, ako lahat sumalo. Hindi ganoon 'yon. At ganoon din sa mga loading niyo na mga apply, hindi ganoon. Yun nga lang yung nagiging problema, kaya ang madalas nila pinopost is puro success lang. Kaya hindi nakaka-relate yung mga tao sa kanila. So yun yung reason kung bakit ako ganoon. Para kung magkukumpara kayo in a good way, kasi alam mo yung kwento. No? Magkukumpara ka, ibig sabihin, in a good way, naranasan rin pala ni Coach Carl yung ganong hirap. So, ibig sabihin ko, nagawa niya, kaya ko rin. Yun yung gusto ko na iparating sa inyo. Yun yung gusto ko na makuha niyo. Hindi yung, ay, kaya successful si Coach Carl kasi magaling siya eh. Matalino siya eh. Gwapo siya. Alam kong gwapo ako. Hindi mo na kailangan sabihin yun. So, yun yung ibig ko sabihin. So, I hope na gigets niyo ako. At saka usually, kinukumpara natin yung sarili natin sa mga taong di talaga natin kilala. Hindi natin alam yung buong kwento nila. And hindi ko rin naman kayo masisisi kasi nga, hindi naman nila sinishare yung buong kwento nila eh. Di ba usually sinishare lang nila yung puro check-in nila, puro power pa yaman nila. Eh wala na tayong magagawa doon. So kapag ka ganun ka, may mga tendency ka na palagi mong kinukumpara yung sarili mo sa ibang tao. At tas, lalo na sa social media kasi nasa internet tayo halos lahat dahil sa pandemic eh. Diba? Hanggang ngayon naman meron pa rin naman, hindi pa rin naman nagbabago. So ito na nga daw yung new normal. So ang may re-recommend ko sa'yo, kung meron ka nakikita sa social media na naiinggit ka or na kumbaga parang kinukumpara mo sarili mo sa kanya kasi na successful siya, ganyan, i-unfollow mo siya. Kahit kakilala mo siya or kaibigan mo siya, i-unfollow mo. Kung ganun yung palagi mo nararamdaman. So para ano lang, kasi instead na pilitin mo yung sarili mo na hindi, dapat ma-inspire ako, mas mahirap yun kumpara sa i-unfollow mo na lang. Hindi naman unfriend, unfollow lang. Huwag mo i-block, no? Lalo na kung kakilala mo yung kaibigan mo yan, di ba? Unfollow lang para hindi mo lang siya makita. So ang i-follow mo lang is kung kanino ka nai-inspire. Okay, kung kanino ka namomotivate. So, ganun lang yung kasimple, isang strategy yun. Hanggang sa masanay ka in the future na hindi mo na siya ginagawa na na-inspire ka na sa kwento ng ibang tao sa halip na maingit ka or ikumpara mo yung sarili mo sa kanila. Number 6, lesson number 6 ay yung importance ng mentor. Kasi ako personally, sa totoo lang, hindi ko naman talaga hinihiling na magka-mentor ako or ano. Alam kong kailangan ko ng mentor kasi kahit sino naman kailangan. Pero ang mindset ko kasi, may mentor ako o wala, hahataw pa rin ako. May mentor ako o wala, gagawin ko pa rin lahat ng pwede kong gawin para maging successful ako. Kaya naging bonus na lang talaga at naging blessing na lang talaga na meron akong naging mentors na pwede kong makausap at saka pwede kong mashira ng mga problema ko. Kasi along the way of 2020, hindi ko naman pwedeng sabihin na walang nangyari, naging smooth ang lahat, di ba? Walang bumabatok na asong maingay. Eh, hindi ko naman pwedeng sabihin na ganun kasi hindi totoo eh. May mga times talaga na bagsak, may mga times na na-down, may mga times na nalungkot ako, na na-stress ako. Hindi naman mawawala yung mga bagay na yan. Ang pinagkaiba lang sa mga successful na tao at saka sa hindi is yung mga successful na tao mabilis nagmo-move on, gumagawa ng solusyon, gumagawa ng paraan para makapag-move forward. Yung mga unsuccessful na tao, dinadramahan, iniiyakan, tapos ang option nila mag-quit na lang para hindi nila maranasan yun. Kaya hindi talaga sila umaasenso. So may mga times na nadadown ako, napaka-importante ng mentor kasi sila yung napapag
sabihan ko nung mga sa loobin ko, na i-share ko sa kanila yung problema ko, na i-share ko sa kanila yung mga hindi ko kayang i-share in public na mga problems ko, and nakakapagbigay sila sa akin ng advice. So, napaka-importante para sa akin kasi hindi na lang basta mentor, yung nagiging kaibigan, best friend, nagiging kuya, nagiging ate ko na rin sila. Talagang na-appreciate ko dahil meron akong mentors. Kaya kung meron akong mentor na nanonood ngayon dito sa video na ito, talagang maraming salamat po sa inyo. No, kung hindi dahil sa inyo, walang Carl Serrano na nandito ngayon. Lesson number 7 is yung power ng media at yung social media. Nung start na nagkaroon ng pandemic, di ba, walang ibang ginawa yung media kundi manakot ng manakot. Pero para sa kanila, update yun, update. Kasi hindi ko maintindihan, pero ayoko nang masyadong magbigay ng mga parang mga conspiracy dito sa video na ito. Ang goal kasi talaga nila is takutin ng tao. Kaya kung mapapansin mo sa media, sa TV, ang program nila is puro bad news. Makakita ka dyan ng good news bilang sa daliri, pero puro bad news niya. May pinatay, may ginahasa, may kurakot na politiko, may gera or whatever. Puro bad news yan. Kasi ang goal nila, takutin tayo ng takutin para mag-stay tayo sa panonood. Tapos pag-stay natin sa panonood, may maraming advertisement. Di ba? Doon sila kumikita eh. So, yun yung ano, yun yung power talaga nila. Kaya nung ano yan, alam na, aware na ako dyan way back 2014 pa lang. Kaya hindi talaga ako nanonood ng balita unless kailangan ko manood para sa storm report, ganyan. Pero usually, Google News na lang ako eh. So, ang ginawa ko, pag nakakita ko, halimbawa, kahit sa Google News kasi, pag madalas mong tinitingnan ng mga balita, yun ang papakita sa'yo. So, ako tumitingin na lang ako sa COVID cases nung mga time na yun kasi I was hoping na bumababa na siya. Kaya ko lang siya tinitingnan, hindi para takutin yung sarili ko or para maki-update. Gusto ko lang malaman, bumababa na ba? Yun lang yung palagi kong ini-expect, yun yung palagi kong hinihintay, bumababa na ba yung cases? Kukunti na lang ba yung mga namamatay? Nawawala na ba? Bumabalik na ba sa normal? So yun lang yung hinuhope ko. Tapos to the point na nagsawa na lang ako sa kakatingin, bahala na kayo dyan. Diba? Susunod na lang ako sa kung ano yung sinasabi ng authority, mag-iingat na lang ako, and mag-focus na lang ako sa online business ko. Okay, kasi wala naman mangyari. Pero yun yung goal ko. I was hoping na talagang mawala na, bumaba na, and maging normal na. Pero hindi, naging new normal na. So, adjust na lang ako sa kung ano yung dapat na gawin. So, ganun ka-powerful yung ano, yung media. Kaya ginawa ko nun, lahat ng mga nag-post nun na ah, grabe, dumadami na, nakakatakot. In-unfollow ko sila lahat. Or kung hindi ko naman kilala, in-unfriend ko na lang. Diba kasi, ang gusto ko maging focus ko is yung pag-succeed ko. Okay, gusto ko mag-focus ko sa pag-succeed ko. Nag-iingat kami. Sumusunod kami sa authority. Pinag-iingat ko yung family ko. Pero nakafocus ako sa pag-succeed ko. Kung ano yung pwede kong magawa. Doon lang ako nakafocus. At yun yung reason bakit 2020 ko na-achieve yung talagang massive success so far. Okay, hindi naman para sa akin yun yung pinakamalaki. Marami pa. Sigurado ako mas lalaki pa yan this year and the next year and the next coming years, mas marami pa akong ma-achieve. Pero kaya nag-times 4 nang pumutok talaga yung resulta ko ng 2020 kasi ganun yung way ng thinking ko. Pagdating dyan sa social media at saka sa media, ginamit ko siya as an advantage. And number 8, so far, sa 8 na to, ito yung favorite ko sa lahat. No? Napatunayan na offline is almost dead. Ewan ko kung may lakas pa sila ng loob yung mga old school upline na pinipilit na offline is the best, offline is number 1, di ba? Ewan ko kung may lakas pa sila ng loob para sabihin yan hanggang ngayon na ipilit nila na dapat punta ka office. Pala kung pupunta ng office, di ba? So, yun. Kasi, naalala ko eh, meron pa akong upline noon na talagang pinipilit niya na hindi, walang naging successful sa online. Buti na lang di ako naniwala sa kanya. Ay, buti na lang nung time na yun, nagsisimula nang mamulat yung mata ko sa mga kalokohan ng mga pinagsasasabi nila. Kaya doon ko natutunan din at doon ko na-realize na hindi porket successful, hindi porket mayaman, hindi porket upline mo, maniniwala ka na kagad. Even sa akin, hindi ako exempted. Hindi porket ethical networker ako is maniniwala ka na lang sa akin. Matuto kang mag-isip, okay? Hindi ko kayo tinuturuan dito na maniwala lang kayo sa akin, di ba? Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip, hindi kung ano yung dapat isipin. Matuto kayong mag-isip. Kung sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, di huwag kayong maniwala, huwag kayong makinig, huwag nyo sundin. Di ba? Wala naman akong problema doon kasi hindi naman ako perfectong tao. Pwedeng may mga mali talaga akong sinasabi. Di ba? Na hindi ko alam. So, yun yung ibig ko sabihin. Kaya, nung nagsimula yung pandemic, di ba? Talagang, ano eh, hindi ko napigilan na mag-post eh. Yung mga upline na nagsasabi noon, na kinukontra ako ng kinukontra noon na offline is number 1. Hindi naman nila sinabi yon na offline is number 1. Pero pinipilit nila na offline dapat, punta ka dapat office, kahit wala ka namang invite, kahit wala ka namang ginagawa.
pinipilit nila offline, offline. Tapos mayroon pang nagsabi na yung online daw pantamad. Hindi ko napigilan na mag-post eh. Tinanong ko sa kanila kung sino yung ano, sino pa rin yung malakas ang loob na magsasabi na ang offline ay pantamad. Di ba? Lahat ng mga offline-offline, ano, sa mga offline, hardcore offline uplines, so, ayan, tahimik sila. Nung nangyari, pipilitin mo pa rin mag-office, di ba? Nagla-lockdown na, office pa din. Diba? So, yun yung ibig ko sabihin, offline is almost dead. Kaya ako sinabi na almost dead kasi ang offline ay may pakinabang pa rin siya sa team building, keeping, and relationship. Pero sa production, productivity, like, ano, ibig ko sabihin is recruiting, selling, pagkita ng pera, production, wala nang kwenta ang offline sa totoo lang. Wala na talaga. Option na lang yan. Nasa sa'yo na lang kung gagawin mo o hindi. Pero ang online, hindi optional. Ang online marketing, hindi optional. Kailangan mo talagang gawin. Ang offline, ang optional. So, yung offline, magagamit mo na lang sa relationship building yan. Kasi, nag-meet recently, nung December, nag-meet kami nung aking mga leaders, kasama yung mga mentors ko. Nag-meet kami ng 3 days, nag-bakasyon kami, nag-pawiran kami. Di ba? Nag-planning kami for, ano, December yun, master na, oo. Nag-planning kami for the year 2021. So, magkakasama kami. So, mas nagtumibay yung relationship ng bawat isa sa amin kasi nakapagsama-sama kami. Yun yung power ng offline. Pero pag sa strategies, marketing, production, earning money, hindi na offline, hindi na dapat kinoconsider ang offline. Okay? Optional na lang yan. So, yun lang yung 8 lessons na natutunan ko sa buong taon ng 2020. So, I hope marami ka rin natutunan sa mga lessons na binanggit ko. And kung sakasakali man na meron kang lesson na natutunan na hindi ko nabanggit sa video na ito, comment mo dyan sa ibaba, i-share mo sa amin. Kasi baka may matutunan rin ako at yung ibang mga kapwa natin, ethical networkers. So, i-comment mo, share mo sa amin ano natutunan mo sa 2020 para makukuha rin kami ng idea. Kung marami ka natutunan dito, like mo to, share mo sa mga kaibigan mo, friends mo, and downlines mo na alam mo na matutulungan itong video na ito. And once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, I hope marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.